Genelyn Magsaysay, the mother of slain actor Ram Revilla, insists her children are innocent of the charges linking them to their brother's brutal killing. Genelyn maintains while they may have differences in their family, they aren't enough to drive her children to commit murder. Una po, nagpapasalamat po ako sa mga tao na nanalangin para sa nangyari sa pamilya namin ng mga anak ko. Hindi ko po alam kung sino ang may kagagawa nito. Kung anong klaseng galit meron sila sa pamilya namin, sa aming makina. Humihingi po ako ng tulong sa lahat ng mga tao makapagbibigay ng patotoo na walang kasalanan ang mga inosenteng anak ko na sinasabi nila at dinadawit nila sa krimen ng anak ko, si Ram Revilla. Si Ram Revilla po ay mabuting taong bata. May mga differences kami sa bahay namin, oo meron. Pero hindi kayang gawin ng mga anak ko na patayin ang sarili nilang kapatid. Hindi ko sila pinalaki para magpatayan. Hindi ko sila pinalaki na maging bastos sila. Church kid si Ram Revilla. Church kid ang mga anak ko. Nag-a-attend kami ng para sa pananampalataya sa Panginoon. Nananalawagan din ako sa mga Kristiyano, mga kapatid, mga ibang tao na gustong makaalam kung anong dapat mangyari sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko alam po ang kaharap ko na humahalik sa akin ay kalaban ko o kaaway ko. Kawawa ang mga anak ko. Kung kayo ay may galit sa akin, ako na lang. Huwag na nyo nang sasama ang mga anak ko. Ang mga anak ko ay mahal na mahal ko. Alam yan ang mga taga-BF Homes Paranaque. Tumira kami doon. Labas-masok ang taong pumupunta doon. Si Ramjen ay makapagpapatotoo ang mga lahat ng mga kaibigan niya. At dito si Ate Mona, kaibigan ni Ramjen na taga BF. Hindi ko alam kung paano ko i-express kasi mixed emotions ako. Galit. Hapdi. Sakit. Dahil walang awa nilang ginawa kay Ramjen, ginawa nilang baboy. Ginawa nilang baboy na kinatay. Hindi baboy ang anak ko. Humihingi na simpatsya? Hindi, ako humihingi na simpatsya. Humihingi na ako na talagang awa at abag. Kung maaari lang po, tugisin niyo yung totoong killer. Huwag niyong gamitin ang pamilya ko. Huwag niyo kaming pag-ikut-ikutin dahil alam mo kung sino ka. Hindi kaya namin magbayad ng 200,000 pesos si Ramon Joseph. Dahil walang pera si Ramon Joseph na 200,000. Ang ginagawa ko, dinumidiskarte ako. Alam ng Panginoon yan. Marami akong pwedeng sabihin pero hindi ko pa masasabi sa ngayon dahil wala ang abogado ko. Nagsalita na ang abogado ko kagabi. Nagsalita na ang abogado ko kagabi. Hindi ako natutulungan ng taong dapat na tumulong sa akin, sa aming mag-iina. Wala naman magsasabi rito.